Pamboboso or paninilip, normal lang ba ito? Ano nga ba yung posibleng dahilan kung bakit may mga ganitong mental disorder? Ayon po sa research, wala pa pong definite na dahilan or cause kung bakit ang tao ay nagkakaroon nito. Pero may mga possible na risk factor na maaaring mag-contribute sa isang tao para siya ay magkaroon ng disorder. Halimbawa, nakaranas po siya ng sexual abuse nung bata siya or hanggang ngayon. Okay, meron siyang tinatawag na substance abuse or mahilig siya sa alak, sa mga drugs or iba't ibang mga chemicals. Maaaring meron siyang condition na hypersexuality or sex addiction na tinatawag. Or super preoccupied siya. Yung laman ng isip niya puro talik or masturbation or wala na siya ibang nagagawa, hindi na siya nakakagawa normally ng mga activities of daily living kundi yun na lang. More common po ang ganitong behavior sa mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Ang voyeurism ay part po ng paraphilia, okay? Pag sinabing paraphilia, meron pong sexually aroused ang isang tao sa mga iba't ibang inanimate objects or yung pamboboso or yung pagpapakita po ng mga genital areas sa public or yung na-arouse kapag nakakita ng iba't ibang bagay. Okay? O kaya naman kapag nasasaktan siya, gustong-gusto niya, o kaya naman yung nananakit siya. Okay? Nagkakaroon po ng sexual gratification. So, part po siya ng paraphilic disorder. So, kapag may kilala po kayo na ganito or sa tingin nyo kayo mismo ay ganito, mas maganda na magpa-check up po kayo agad-agad sa mga doktor para po magamot po kayo. Kasi kapag hindi po kayo nagpagamot at hinayaan nyo lang yung ganyang behavior ninyo, worst ay pwede kayong makulong kapag ka nahuli po kayo na naninilip. Pwede rin kayong mavideohan na naninilip tapos ipopost sa social media, magma-viral kayo. Napakalaking kahihiyan po no kapag ka ganun ang nangyari. At saka kapag ka bukod sa paninilip ay nag-video po kayo sa ibang tao habang ginagawa yung mga private na mga bagay, o kaya naman ay kumuha kayo ng picture, okay, pwede po tayong makasuhan. Meron na pong tinatawag na Republic Act 9995 na anti-photo and video voyeurism law. Napakabigat din po yung mga parusa niyan, kaya dapat talaga aware po tayo. Kung meron ba tayong behavior na voyeuristic disorder, eh magpagamot po tayo kaagad. Pagka nagpa-check up po kayo sa doktor, no, okay, tatanungin po kayo, or i-observe po kayo ng doktor, meron ba kayong mga pag-uudyok sa sarili ninyo na gusto nyo yung manilip or mamboso, okay? Hindi ba kayo makapag-function ng normal kapag ka nandyan yung udyok sa sarili ninyo? Gusto niyo talaga ituloy-tuloy, hindi niyo nakokontrol yung sarili ninyo at sobrang nadidismaya kayo or nai-stress kayo dahil hindi niyo makontrol yung sarili niyo. Kapag ka ito ay paulit-ulit at sobra-sobra yung feeling po ninyo at naglalast po yan ng 6 months or more, masasabi talaga na meron po kayong voyeuristic disorder. Kapag ang edad nyo ay 18 years old pataas, okay, makaklasify talaga kayo na merong ganitong disorder. Kasi kapag ka below that age, maaaring part siya ng curiosity or exploration, okay? Actually, sa pagbabrowse ko no, sa Facebook, may nakita ko na video. Isang lalaki na nakaupo sa jeep at may katabing babae. And yung lalaki is talaga nakatingin dun sa breast nung babae. Kahit na alam niya na nasa public places sila, maaaring may makakita sa kanya, eh tuloy-tuloy pa rin, hindi niya mapigilan yung sarili niya na nakatingin doon, nakapako. Kaya na sadly, okay, na-videohan siya, no? Nag-viral siya sa social media at naging dahilan nito ng kanyang kahihiyan. Eh, maaari talagang ikapahamak yun ng taong voyeur or yung naninilip, tsaka yung kanyang sinisilipan. Okay, nagkukas po kasi yan ng hindi magandang mga resulta. Eh, pwedeng matroma yung sinisilipan at ikaw naman na naninilip, pwede kang makulong or pwede kang mabugbog. Kaya napakahalaga na dapat po natin itong lunasan. Okay. So, kung magpapa-check up po kayo sa doktor at nasabi na kayo po ay may voyeuristic disorder, pwede po kayong mag-undergo ng psychotherapy. Pwede rin po nila kayong isali sa mga support groups, mga grupo na maaring pare-pareho kayo na merong voyeuristic disorder. If ever na magkaroon po kayo ng mga urges or mga problema, pwede po kayong mag-message doon at mapapayuhan po nila kayo
para maiwasan po ninyo yung mga negative effect nito. Bukod dun po sa psychotherapy at support groups, pwede po kayo resetahan ng mga doktor, ng mga gamot na makakatulong po sa inyo. So, napakahalaga po no, yung early treatment. Kasi usually, yung mga ganitong mga problema, tsaka na lang sila nagpapacheck up kapag ka sila ay nahuli, okay? After nilang mahuli, tsaka sila i-refer sa mga psychologist, psychiatrist para mapayuhan. Pero yung tinatawag na voluntary na early treatment na magpapacheck up at hindi pa nakakagawa ng mali, bibihira lamang po. Kasi syempre nakakahiya naman po yung mga ganitong kondisyon. Pero napakahalaga talaga na kung alam mo na meron kang ganitong mga urges na hindi mo mapigilan yung pagnanasa or yung gusto mo talaga makapanilip, is mag-voluntary check-up ka na. Pumunta ka na agad sa mga doktor. Hindi po yun nakakahiyang. Importante po dito ay yung overall health po ninyo. And sa mga doktor, pwede pong payuhan po nila tayo ng mga tamang mga behavior, mga paano ba ang karapat-dapat na pagrespeto sa mga privacy ng kapwa natin. Ganun din paano ba natin maiiwasan yung mga lugar kung saan matitrigger yung ating urge para manilip or mamboso. Okay no, as a summary po, pagka sinabing voyeurism, normal lang daw po ito kapag mild, kapag ka, ang involved ay mga consenting individual like mag-asawa or mag-partner. Part po ito ng curiosity kapag ka mga adolescents. Kapag ka tayo ay nag-i-imagine lang or na-arouse kapag habang nag-i-imagine na naninilip tayo, normal lang po. Pero kapag ka tinutuo mo yung paninilip, nagiging disorder po ito. Lalo na kung paulit-ulit at sobrang matindi yung iyong mga urges, at hindi mo nakokontrol yung sarili mo, nagkakos po yan ng distress sa sarili mo, hindi na po yan normal. Napakahalaga po ang early treatment para hindi po natin ma-experience yung mga negative consequences ng paninilip or pamboboso.